Mga Karos, good morning po. Yan, kamusta po tayo lahat? Welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, April 25 ngayon, araw po ng Webes. Ayan, bago po tayo mag-umpisa, bali, ito nga po palang April 25, balita ko 45 to 47 degree ang ating temperature. Bali, sobrang init na po nun. Baka nga itong May, baka mas matindi pa. So, gusto ko lang po sanang i-promote. So sa mga nagbabalak kumuha ng aircon dahil summer season, sobrang init. Ito dito sa ating kakilala at kaibigan na lagi nag-install po sa ating mga project. Yan, kay Sir John, ito po yung kanyang Facebook account. Yan, legit aircon supplier and installer. Naglilinis din po sila ng mga units. Yan, paki-contact na lang po. Ito yung kanyang Facebook account and contact number. So ito mga Karos, bali project tayo sa Metroville. Yan, bibisitahin natin, pupuntahan natin ngayong umaga. Tingnan natin yung roofing trusses doon na ginagawa at saka yung balangkas dito sa harapan at saka yung gate. Tapos naka-schedule naman po yung ating mga aluminum and kitchen cabinet at saka screen door. Dito naman po sa project natin sa phase 1, isang inner row house. Kaya ito mga Karos, samahan niyo po muli kami ngayong umaga hanggang hapon dito sa pagbibigay ng update dito sa ating mga project. Let's go! Tara, enjoy watching! Pupunta muna tayo rito sa Metroville. Meron lang tayong ihahatid na ilang materialis. Ayan, dadaan muna ako rito sa may Carissa 7 na pinakamalapit na hardware dito. Bili tayo ng cylindrical hinges para sa gate. Bali yung gate niya, 2-door yung gagawin po natin doon. Ayan, bago tayo dumiretso Metroville, hardware muna. Okay. Okay na tayo rito. Yung binili natin na cylindrical, yung D1 na, para mas malaki yung kakapitan. Kaya pagka pinol weld natin, mas malaki yung kakapitan niya. Kaya na yun ng ano eh, ng 3/4. Pero ayan, D1 na para mas maganda. Okay mga Karos, dito na po tayo sa Metroville. Grabe init. Eh si Bilog, good morning Log. Good morning. Yeah, good morning. Ayan, dito muna tayo sa harapan. Ayan, bali, meron na silang poste. Sa poste ang gagamitin natin, tsaka sa pinaka-framing niya, 2x3 na tubular. Ayan. Bali, sunod lang din tayo dun sa design. May plano naman pong binigay si Metroville sa atin. Pero hindi na tayo mahirapan kasi dito pa lang sa katabing bahay, ayan, may susundan na to tayo dyan. Bali, yung parang pinaka-firewall nila, parang pa-ice cream cone. Ang pagdating dito, nakaslant siya, kaya yung tubular natin naka-slant din. Tapos gagawa din po tayo ng sariling bracing natin. Yan, susundan na lang po natin yan. Tapos ang ano natin, ang tubular natin, nakabaon po siya sa lupa. Ayun, nakabaon po sa lupa. Ito na yung inuumpisahan dito. Meron nga lang mga komplikadong sitwasyon sa pagbuo po nito dahil may mga naka-OSD po na linya ng tubig or yung ating metro ng tubig at saka itong ating meter base. So lahat yan iiwasan natin. Kagaya ng ginawa rito sa kabila, ito yung sample. Ayan, iniwasan to. Ganun din dito, iniwasan. So hindi naman makaka-apekto sa design dahil itong bakod sa Metroville ay pansamantala lang na ganito. Darating din ang araw na ipapakongkreto din po yan ang may-ari. Ang palalagyan ng poste, ipapabago yung bubong. Or ipapateris yung may second floor. Ayan. So 2x3 ang ginamit po rito. Ayan, 2x3. Ganun din dito sa kabila. Ayan, may sukat at level tayo na sinusunod dito. Ayan, ibang gamit materialis. Ay si Adonis, good morning Adonis. Good morning. Ayan, bali nakapag-boost na sila ng kitchen slab. Ay naayos na lang po yan. Pagka okay na yan, pwede na simulan yung tiling dyan. Ito yung ating polycarbonate na gagamitin. Yan. So ito muna. Balik tayo sa mga magagawa nila rito. Balik tayo sa pagbibigay ng update dito sa Metroville. Bali, pag natapos po nila yung structural framing yan, pag kompleto na, kasama na yung soleras at saka yung pinakabubong natin, nakompleto na rin sa trusses. Bali, pipinturahan nila yan ng epoxy primer. Then after epoxy primer, bali, quick dry enamel na black. Yan.
Bago nga pala tayo umalis, yung karagdagan lang. Ayan na, bali. Dito nga pala ay two-door gate to. Yun yung binili natin na cylindrical kanina. Hindi ko napakita yung dala-dala din natin na gamit. May dala din tayong tubo rito. Ayan. Yun yung tubo na ginagamit natin na pansuksukan naman itong ating magiging barrel bolt. So pag two-door gate, dalawang barrel bolt pababa at saka yung pa-horizontal. Tapos dito, two-door gate. Bali yung gagamitin natin na framing dito. Bali 2x3 na rin. Yan, tapos ang isang panel niya nasa 60cm kasi 2-door 60cm. Bali dito na yan sa tabi. Sa tabi po ng pintuan. Pero meron pa ho kaming mga ano rito, mga 25cm na magiging bracing bago po yung pinakaan gate. Yung ano nga pala namin dito, yung bubuin niya po pala namin na trusses dito, hindi kagaya ng design sa Lumina na naglalagay tayo ng lagayan pa ng ilaw or drop light. Bali dito sa Metro Build, ganyan lang talaga. Yan, meron pong sampayan. Tapos sa yan lang, sa medyo agwa lang po tayo maglalagay ng pailaw. Yun lang yung gagawin po natin dito. So isang ilaw lang siya. Okay, dito naman tayo sa phase 1. Ito yung ating unit na pa-turnover na. Yan, bali may magkakabit dito ng screen door, aluminum kitchen cabinet, and retouching ng silicone. Yan, ito yung ating screen door. Full screen po ito na ikakabit dito sa main door. Dati na may screen door to, bali pinalitan po natin ng bago. Okay, bati tayo. Ayan na, grupo nila Master Batan, dyan si Master Ryan. Shout out si mga clients namin dyan. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Talaga kailangan mabuhay, pre, kasi kung wala na, walang pambayad. No? Paano kayo mabayaran? Walang mag-i-guest na. Okay, ano pa ginagawa nila dito? Bali, style modular yung ating mga pintuan. Ayan. Bali, ano to? Ano pa rin ba to? Powder-coated white, no? Powder-coated white pa rin. Tapos yung mga pintuan, cladding. Yan, wala na po siyang handle. Yung pinaka-handle niya nandito na sa ilalim. Yan na po siya. Overhead cabinet, tapos sliding naman po rito. Bali, meron pa rin air vents dun banda. Tapos yung sa maintenance naman, swing door. Dito si Master Batang. Morning! Good morning! Sir Alan lang, ano yun na pare, may kara na? Oh, may kara! Sir Alan, may kara! Good morning! Good morning! Subscriber na, subscriber! Yun, oh! Mabait na tao yan! Yan, shoutout kay Sir Alan ng Bicara dito sa Tansa Cavite. Bali, Bicara Subdivision naman. Oh, Bicara Subdivision, pare. Matutuloy na ba kayo na, pre? Matutuloy na! Yun, oh! Uusap kami, yun, oh! Matutuloy na dito sa wakas! Ayan, bali, ito na yung mga nagawa rito. Ayan, malinis na po ito. Then, unting retouching paint na lang. Ay sa cabinet, i-align na lang po ito ni Master Jojo lahat. Ay sa pintuan, ito shurak. Ayan, shurak sa loob. Ayan, halos pinatapos lang po muna natin sila. Bali yung mga naging usapan namin dito, babalikan na lang talaga yung pagsisilan. Kasi hindi pa tapos. Ayan, nakauwi na rin si Master Batang. Ayan, shoutout ulit kay Sir Alan from Nicara. Ayan, God bless po. Sana matuloy kayo ni Master Batang sa mga ipinagagawa niyo po sa kanya. Yan, nandito si Master Jojo. Bali, double check lang yung mga gawa rito. Okay, overhead cabinet. Ayan. Overhead cabinet. Yung ano rito natanggal, yung molduran natin dito. Total naman, para nakadikit lang yung palitada nun, yung sa Lumina. Pati dito, wala na nga rin. Bali, aayusin pa po yan. Tatama po kasi ito. Hindi mabubuksan ng gusto. Yan, may pagka-modular po yung dating ng aluminum kitchen cabinet dahil wala na siyang handle. Ito na yung pinaka-handle. Yan. Tapos meron tayo rito sa maintenance po ng lababo sa ilalim. Napakadami pa pong gagawin pa dito. Yan, pero sa pintor, halos patapos na. Paint retouching na lang. Tapos dito, sliding na yung pinagawa ko. Yan, sliding dahil masikip na nga po itong area na ito. Mahirap na makagalaw. Tapos ito, meron tayong air vents para sa tanke ng gas. Ayun sila, Master Ryan.
Nagliligpit na po sila. Tapos ito, screen door. Yan, naka-screen door na. Yan, kasama si Kapitan. Thank you, thank you. Tapos si Gian. Yan, salamat Gian. Thank you. Yan, si, ang tagapagmana ni Master Batang, si Gian. Panigurado, no? Panigurado. Yan, bali, retouching na lang po ito. Yan, lahat po yan. Yan, pipwestuhan po ni Kuya Dindo ito hanggang, hanggang Saturday. Hanggang Saturday po dito. Tapos itong sliding door, nagawa rin po sa aluminum at cladding. Yan, okay na, nakasilicone na po ito, ang gilid. Yan na. Yan na. Bali dyan, tatapusin na lang po yan. Ang gilid. Yan, babalikan na lang po nila. Ito na yung mga nagagawa rito. Retouching na lang po para lalong kuminang. Yan, malapit na rin po natin itong ma-turn over. Pero hindi ako nangangako kung kaya ng April. Itong April katapusan, baka mag-ano tayo, mag-May. Yan, total naman, hindi naman nagmamadali si client. Bali, accessories na lang at saka yung mga cabinet handle sa drawer. Yun na lang po ang ikakabit dito. Tapos yung range hood, yun na lang po ikakabit dito. Tapos yung iba pang part ng installation, kagaya po nito, yung mga doorknob, lock set, tapos yung mga pailaw pa rito. Yan, range hood, pati yung ducting, yan, isa-isa po natin yung kukumplito yun. Yan, lahat po yan. Ito na iwan kasi kami na ang gagawa ng butas ng ating, ng air vents. Yan, may babalikan lang po sila dun sa toilet and bath. Tapos halos tapos na. Sa mga nagtatanong nga po pala regarding po sa mga ganitong gawa ng aluminum kila Master Batang, lagi may nagtatanong ng contact number, ilalagay ko sa comment section. Yan, paki-check na lang po sa comment section dito sa video natin. Okay, ito yung update. Yan, naikabit na, ang ganda. Napakaganda po nung naikabit. Talagang parang condo style na po yung datingan nito. Nandito yung lutuan, kagandahan nito, hindi mainit. Tapos dalawang kwarto to, yung dulo, master's bed. Tapos yung tungkol naman po sa bubong, schedule natin na hindi ganun kainit kasi ang magpipintura niya si Kuya Dindo. Yan, tanghali na. Yan muna yung update dito. Oh, thank you ha. Salamat, salamat. Yan na, break time na. Pati si Kuya Dindo, mananangalian na rin. Tara. Ayan, kakatapos lang po natin na mananghalian. Ayan, after break time, balik tayo sa dalawang unit na pinupuntahan ko. Bali dito sa Metroville at saka dito sa Phase 1. Ayan, hindi na tayo makakaikot ngayon dahil sobrang init. Tapos ito pa yung gamit natin. Si ano nga po pala, si OTJ or si owner type jeep natin. Baka isurrender ko po uli bukas. Ayan, isusurrender natin kasi may ilan pang mga parts dito na kailangan pang tuluyan natin may paayos. So, update tayo. Sobrang init. Kaya ano, balita nga ay ang Cavite ang isa sa pinakamainit na lugar ngayon ano, talaga. Ngayong April hanggang May. Tara. Dito na tayo sa Metroville. Okay. Bali, ito yung inaasikaso nila Bilog, yung framing. Yan, bali doon na sila sa pinaka ano na, sa pinaka framing sa taas. May Raptor na. And yung bracing. Bali, si Bilog at saka si Adonis, hiwalay sila ng ano, hiwalay sila ng area ng trabaho. Si Bilog yung umaasikaso dito sa mga framing. Bali, syempre ang ending yan hanggang sa mabuo po natin paunti-unti itong mga soleras. Tapos dito naman sa gate and grills, ito na po yung kanyang kanyang gate. Ayan. Ayan. Ang bali 2 door gate to na 60 cm kada isang panel. Ayan. Ginamitan lang po namin ng ano to, ng tig dalawang cylindrical, pero di uno naman po yung ginamit ko dito. Ayan. Di uno yung parang pinakabit natin sa ating welder. Tapos dito, syempre may gap.
para sumakto to sa ano, sumakto to sa harapan ng pintuan. Hindi na kasi natin to madidikit. Bali magkakaroon ng design dito. Yeah, horizontal na one by one na installation ng grills. Bali yung pagpapabricate po ng one by one. And pati rin dito. Yeah, meron pa mga vertical na parang poste yan sa loob. Pinaka foundation and bracing niya. Then one by one. Ganun din dito sa gilid. Yan, bali si Bilog doon sa magiging rafter nito ang ating harapan. Yan, pinakabalangkas niya. Tapos si Adonis dito pinagpapatuloy installation ng tiles. Yan ha. Yung dito porcelain. Tayo, sir. Yan, dyan tayo. Palitay dito. Hanggang dyan tayo. Para patuloy ko lang ba tayo? Yan, yung tinutukoy niya, yung parang pinaka magiging door jam na natin dyan, yung pinakahamba. Yan, hanggang doon po kami sa dulo, papasok po sa loob. May flooring na. Diba? Si Rojo na lang. Kasya naman yung tiles natin ah. Sobra yan, okay. Para hindi na tayo magbabalik-balik. Yan. Pag-uwit nga, pre. Ha? Pag-uwit. Ha? Pag-uwit. Guhitan ba daw yung pader? Tapos, dito pala mga karos, wala na kaming halos na buhangin. Nagpa-order po ako ng bistay na. Tapos, ito naman po ay ipapahakot na po natin doon sa naghahakot ng panambak. Yan, bistay na po yung pa-orderin na natin dito. Tapos, itong mga design kong hollow blocks, yan, nagsobra na po talaga ako kasi dito sa Metroville para hindi na ako magpabalik-balik. Yan, bali ang paggagamitan na lang po ng hollow blocks ay wala na. Yan, sinobrahan ko siguro mga 10. Dadaling ko na lang yan sa pastry. Yan, saktong-sakto, design ko yung ginagamit po natin doon. Ito oh. Yan, ito yung update dito. Bali yung buhangin na binistay na in-order ko para sa installation ng tiles dito. Yan, tapos yung palitada pa ron sa dalawang paa ng ating lababo. Yan, okay na tayo rito. Yan muna yung update. Bali, ito hapon na. Magbibigay na tayo ng final update. Bali, dito tayo magbibigay sa isang project natin na inner na row house. Yan, bali, halos wala naman na bago rito. Puro retouching lang. Yung bubong dapat, kaso nga lang, sinabihan ko si Kuya Dindo bago magpintura doon. Alamin na lang muna kung kaya. Kasi sobrang init nga talaga ngayon. Yan na, maapektuhan po yung kanyang kalusugan. So dito, retouching na lang po para sa downspout. Yan, tapos dito meron kami kakabit na mailbox. Sa mga ilaw, silicone sealant na lang. Tapos yung ibang part ng wall, bali applyan po yan ng emulsion, acrylic emulsion. Tapos yung mga nagawa kanina. Yan. Yan yung sa cabinet. Yan, bali parang condo style po yung gawa namin dito. Yan, hiniwalay po namin sa loob ng floor area ng extension yung itong kitchen niya. Actually, nasabi ko na to nung nag-i-start pa lang po kami dito na pag naglagay talaga tayo ng kitchen sa loob, lalo na mga kulob po yung extension, walang tagusan ng hangin, mainit po talaga. Kaya isa to sa mga magagandang idea na dito nilagay. Yan, sa mga nagtatanong, open pa naman po yung loob niyan. Yan, open pa yan, yung ibabaw niyan. Bali, hindi nga lang makakapasok yung pusa at saka yung tao, syempre. Tapos yung gate niya, malaki naman. Ayun, oh. Ang linis na ng flooring. Napakalinis na. Magpapaan na lang tayo. Then, retouching na lang po ang mga ginagawa ni Kuya Dindo rito. Yan, retouching paint. Lahat. Dito, retouching. Yan. Tapos dito din, yung towel rack, pinabaklas ko muna. Gawa nang hindi kasi ma-applyan na silicone yung dulo kapag nandito to. Pinabaklas muna natin. Ay, si Kuya Dindo. Kuya, kamusta ka rito? Okay na, sir. Ayan, paganda na ng paganda, Kuya. No? Sabi ko kay Kuya Dindo, basta maganda sa mata niya, no? Pero dadaan muna sa mata ko. Oo, siyempre. So, Kuya, may hagdan ka ba para dito? Kailangan mo? Nakakita ko dyan, sir. Dito sa ano? Hindi ako kasampak. Ah, kaya sige. Nakakita ko kanina umagi din. Okay. Basta, Kuya, pagkaya lang ha. Sobrang init ng panahon niya yun. Alalay ako, sir. Titignan ko lang yung ano.
Ito na nga pala yung itsura rito sa likod. Bali, yan, pinturado na rin po yung ating door grill dito. Yung canopy na ginawa natin, gawa sa polycarbonate yung bubong niyan. Tapos yung grills dito. Tapos yung makikita nyo parang dark color na yan, flexiband po yan na may semento. Tapos sa mga previous vlog ko noon, itong ibabaw po ng bubong na yan ay pinturado na po ng boys and roof guard yan. Meron na yung primer, tapos meron na ring first coat ng ating boys and roof guard. Yun nga lang, first coating pa lang siya. Tapos ang ginamit namin pang kulay doon ay beige yata. Pero yung ipampapatong namin ngayon dyan, kulay pula. Yan. Yan, meron pa tayong ipailaw po dito. Bali, yung ilaw na lang po natin dito. Yung hindi po tatama dito sa door grill na ginawa po natin. So, hindi na siya ganun kalaki yung ilaw na ilalagay po namin dyan. Yan, lalagyan pa ng flexible, tapos pipinturahan pa. Yan, yung umpisa na po niyang ikutan ulit. Yan, pati yan, mga kornisa din. May ikutan po yan lahat ni Kuya Dindo. Tapos ito din, tsaka yung loob. Yan, pati ito, may mga mamasilyahan pa po dyan sa ibabaw ng overhead ng ating computer area. Yan, workstation nila ito, medyo maliit lang. Pero sakto na. Yan, hanggang dito na lang po yung vlog muna natin, mga Karohas. Yan, bali, hindi ko pala nasama ito. Sa nagtatanong, dito yung washing machine. Yan, dyan po ilalagay. Kaya may floor drain din po tayo dun. Yan, washing machine po yan. Tapos ito, kanya na yung kanyang kitchen. Tapos ito naman po ay magiging dining area. Yan, dining area, refrigerator. Small living space. Ayan, small living space area. Tapos sa bedroom 1. Ayan, sa bedroom 1. Then dito sa bedroom 2. Wala pa ako idea kay ma'am kung okay na sila ni Sir Jan regarding po sa aircon. Pero nakapag-usap kami for schedule na daw. So maaaring nandyan yung aircon. Ayan, maaaring nandyan po nakalagay or nandito. Ayan. Sabi naman namin, usapan namin kung sakaling matakpan yung bintana pababa, wala naman daw kasa sa kanya kasi pwede naman mag-adjust. Yan. Yan. Oh, ganda-ganda na ng bahay ni ma'am, ni client. Yan, lapit na matapos. Yan, schedule na lang po ito, mga accessories pa. Pwede na mag-overtime dito kung tutusin, kung sakali talagang kailangan habulin. Pero magdedepende ako sa manpower kasi ito pong unit maliit. Kahit marami po pa tayo papasukin dito, maliit, lalo lang gugulo. Kaya isang tao lang pinapatrabaho natin para mapulido niya po ang lahat, bawat area natin. Ilaw. Yun. Hanggang dito na lang po muna yung vlog natin, ha? Ngayong araw po na Webes. Kita-kita na lang po ulit tayo sa susunod na video. Yan, God bless. Ingat po tayo palagi. Lalo-lalo na mainit po yung panahon niya. Lagi magbawa ng tubig. Yan, pahala po muna.